Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon meron po ako ipapakita sa inyo itong lugar namin dito sa halamanan namin. Mga prutas, yan tanim namin. Dito sa pinagtatrabahuan ko. Yan po yung peaches. Tingnan ninyo oh. Ganyan ang bunga ng peaches sa mga hindi pa nakakakita. Ayan, ganyan po yung pamumunga niya. Maliit lang siya na puno. Hindi siya masyadong lumalaki ang kanyang sanga. Mga ganyan lang po siya. At ang kanyang puno, hindi masyadong mataas. Tignan ninyo. Yan po yung peaches. Yung linalagay sa ating mga fruit salad. Yun, fruit cocktail. Yan po yan. Diba? Nakalera po dyan sa lugar namin dyan sa pinagtatrabahuan ko. Napakadami niyang bunga. Tingnan nyo. Mga ilang buwan lang po yan. Mga tatlong buwan yan. Masisilayan natin yung bunga nitong peaches. Sa susunod na mga video ko yan, papakita ko po sa inyo. Itong peaches, yung mga bunga niya. Ayan. Kita nyo po. At doon naman sa side na yon, papakita ko po sa inyo itong dito. Meron din po kaming mga oranges. Ito yung mga peaches na nakatanim dyan, nakalerang gandun. Yan. So, kapag gusto kong kumain at break ko dyan, namimitas-mitas lang ako. Dito yan po sa Valdurasi. Dito po sa lugar na ito malamig, kaya maraming tumutubo na mga prutas kagaya ng ubas, yellow apricots, yung mga peaches, tsaka yung mga plums. Marami po prutas na dito sa lugar ko na ito. Agaya nito, tingnan ninyo, napaka dami ng bunga ng orange namin dito. Ayan. Diba? Ito po. Yan po yung orange. Ayan. Ito po. Diyan sa taas, napakadami niyang bunga. Hindi ko maabot at mataas. Pero dito sa side na to, ayan, nalalaglag lamang po. Tingnan ninyo. Napakatamis po niyan. Ayan, napakababa lang itong aming orange. Ayan o. Ito po. Diba? Fresh na fresh po yan. Dito po sa side na yan. Ayan o. Pitas tayo. Ayan o. Magkain po tayo. Habang break to. Ayan o. Napakatamis po niya. Maliit lang po ang bunga niya. Ganyan lang po siya. Para siyang native. At para siyang dalandan. Ayan po. Charot-charot niya. Vitamin C yan. Dito pa sa side na ito. Dito tayo sa ibaba. Ayan o. Kita niyo po. Nakadaming bunga, di ba? So ako na yung magsasawa dito sa mga halaman namin dito. So dito sa na to, manungkit tayo. May malaki bandaro na ito. Nalalaglag lamang yung mga orange namin dito. Sobrang dami, hindi na pinapansin. Ito po siya. Ikaw na magsasawa. So every week nandito ako, kumakain ako. Ngayon po. Diba? Nasugat ako dito sa dun sa
tusuknya. Yan. Ganyan siya. Natutok ako dun sa ano. Sorry po. Ayan, naabala yung pagbablogs ko. Dahil dito sa tinik nitong ano na yan, orange, medyo nagkaroon ako ng scratch sa mukha. Anyway, yan, tuloy pa rin natin yung pagbablogs natin para makita nyo rin po itong tanim namin dito. Ayan. Ganyan lang po sa kalaki. Pero itong orange na yan, matagal na yan. Tingnan nyo yung puno niya. Wa. Yung katawan niya. Maraming klase yung orange juice. Iba-iba yung laki, iba-iba yung lasa, yung asim at tamis niya. Itong orange na to, yung nakita ko po sa inyo, ibang klase, isang ibang variety yan. Ito po, parang dalanghita. Napakatamis niya po. Yan. Kainin natin. Ayan siya. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Para siyang dalanghita. Napakatamis niya yan. Kaya dito kapag buwan ng ganito, lalo na magsa-summer, marami kang ma-harvest na mga prutas. Kasi po dito sa lugar na to, malamig, lalo na nasa dito sa Valduras eh. Ano yung ano ko dito. Anyway, tuloy pa rin tayo. So guys, ayan. Ito yung mga prutas namin dito. Nakahalera dyan. Kaya dito sa kingdom, sa Saudi Arabia, may mga parte na malamig at may mga parts na mainit. Dito sa lugar ko na to, marami kang ma-harvest na mga prutas, kagaya ng mga grapes, oranges, yellow apricot, plums, peaches. Ayan, marami pong tanim dito sa lugar ko, kaya ako ang nagsasawa. Nasugat ako. So, doon banda ron, iba naman yung mga nakatanim mga gulay. Nakikita nyo yun, yun doon. Yung mga kubol-kubol na yun. Yun yung mga, ano nila, planting, yung mga binhi. Nursery. Ayan. Dito sa side naman na to, ayan, mga oranges, mga peaches, plums, ayan. So guys, punta na po tayo banda ron. So banda naman dito, ayan yung ano naman ito, yung miss na sinasabi nila, yung yellow apricot. Ganyan po ang punong miss. Ayan, ganyan. Yung mga nakaraang vlogs ko, yan pinakita ko po sa inyo itong yellow apricot na yan. Kapag namunga yan, napakadami. Pag summer yan, mag-umpisa na siyang lumaki. Pag winter mo yan, maglalagas ang kanyang mga dahon. At ito summer na po, Marso yan, mag-umpisa na siyang mamunga. Ayan, ganyan po yung miss na sinasabi ko, yung yellow apricot. Ganyan po ang bunga niya, maliliit siya, kulay berde, at kapag lumaki to, dilaw at matamis. So banda naman dito, yan naman yan yung peach. Ito, kung di pa kayo nakakakita, ito po yung puno ng mansanas. Yan, ganyan lang po siya, yung puno ng mansanas. Kulay ano po ito, kulay pula. Yung Fuji, ganyan po siya mamulaklak. Wala pa siyang bunga yan, mga ilang weeks. Masisilayan na natin yung mga bunga niyan. Ganyan po yung puno ng mansanas sa mga hindi pa nakakakita. Ganyan lumalaki siya, at ayan, ganyan yung mga bulaklak niya. Para siyang cherry blossom. Matagal na yung puno na yan dahil maano na eh, malaki na eh. Ayan. Tignan nyo ang puno niya. Ganyan po.
po yung puno ng mansanas dito. So punta po tayo banda rito. Ito naman sa side na ito. Yan yung ano naman, peach din. Dito sa farm na to, hindi ka makakatanim ng mga iba-ibang mga dahil dito. May mga ano, maraming mga daga. Kakainin yung mga tanim mo na nga mga eh, kapag may mayroon kayong mga pipino, kalabasa, patula, kinakain nila. Ayan, butas ng mga daga. Kaya linalagyan nila ng bahay para hindi pasukan ng mga daga. Ayan guys. So dito naman sa side na ito, ito yung ubasan. Ayan, yung nakaraan na vlogs ko, pinakita ko po sa inyo kung paano yung pamumunga ng ubas. Ganyan po, kagaya ngayon, ayan, summer na, nagkaano na, nagkasanga na at nagdahon-dahon. Ayan po yung mga bunga nyo. Ayan, nakikita nyo. Ito. Tsaka maselan po yung pagtatanim ng ubas. Kailangan ang lugar nyo malamig, maganda ang lupa, at tsaka kapag matapos na ang pamumunga nito, tinatanggalin nyo yung mga sanga at mga dahon hanggang magkaroon siya ng mga dahon sa susunod na summer. Kaya yan, sa winter yan, maglalagas na yung mga dahon niya at yan, tatanggal. Guguntingin yung mga sanga at para magsanga siya uli. Ganyan po yung pagtatanim ng ubas. Marami pong nakatanim na ubas dito, iba-ibang variety. Meron kaming Thompson, may mga globes, mga seedless. Ayan po. Ayan po yung, at saka tinan yung balag niya, mababa lang. Sa susunod na mga vlogs ko niya, apat na buwan magmula ngayon, masisilayan natin yung mga bunga nitong aming ubasan dito. Ayan o. Kita niyo yung mga bunga niya. Bulaklak at saka mga bunga na kagad yan. Diyan nakalera. Tsaka itong ano yan, dalawang klase ang pagtatanim ng ubas. Tingnan niyo, tatabanan ng mga sanga niya. Matagal na po yan. Dalawang klase ang pagtatanim niya. Yung isang seedless, seedling pala. I mean, at saka yung budding. Yung budding na sinasabi ko po sa inyo, yung pasanga. Gaya nito. Dalawang dangkal na ganyan. Sa dalawa, yan. Kakayasin nyo dito, lalagyan nyo ng tela, lalagyan nyo ng lupa. Tapos, tusok-tusokin ninyo, diligan ninyo. Basta't yung matabang lupa, gagaya ng dumi ng kalabaw. Mga 3 to 4 weeks na makikita nyo yung ugat niya. At kapag naiugat na, pwede nyo nang itanim sa matabang lupa. Ganyan po ang klase ng pagtatanim ng ubas. Tsaka kailangan, ang ano nyo dito po dito, ang lugar nyo malamig. Kaya sa Baguio, sa Tagaytay, malamig po ang klima doon. Kaya pwedeng-pwede kayong magtanim. Ayan po, yan po yung farm namin dito sa lugar na ito. Ayan. Maraming marami pong salamat sa inyong panunood. Ayan, ibinahagi ko lang po sa inyo itong ano dito, yung mga prutas dito sa kingdom sa Saudi Arabia ng mga tumutubo. Para alam nyo rin po. At sana huwag nyo pong kalilimutan, subscribe ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Pobreng Kapampangan po. Happy weekend po. Ayan po, dito po yan sa Valdoracin na pinagtatrabahuan ko. Ayan. God bless po. Enjoy watching.